maglalagay lang ako ng konting-konting butter. Pwede rin hindi na, pero dahil dinaray ko ng tissue yung chicken ko, so kailangan ko siyang i-butter ng konti. Ayan. So, laging, kagaya ng lagi kong ginagawa, pinapamantika ko yung chicken. Ayan. Skin down po. Ayan. So, yung chicken natin ngayon, hindi ko kinat. Para may andar. Diba? Kakalokan yung andar ko. Ayan. Para may andar siya. So, ang gagawin natin dito, antayin natin siya mag-moist. And then, pag nag-moist, alam niyo na yun, kasi no, doon magmamantika siya. Tapos, yung sarili niyang mantika, yun yung gagamitin natin sa panggisat. Ayan. So, dyan lang kayo guys. Huwag kayo alis. So, ang gagawin ko guys, papagpan ko siya para mabilis ang kanyang pag-moist o para mas magtubig pa siya ng konti. So, naamay ko na siya. Naamay ko na parang medyo amoy na tip dito, prito na. So, kailangan natin i-check yung ilalim. Okay na ba? Ayan. So, nakita nyo ba guys? Buo pa din yung kanyang balat. Pero kailangan ito medyo ma-prito pa ng konti. So, kailangan kong lakasan. Ito maganda yung isa. Kailangan kong lakasan ng konti yung ating heat. Ayan, taas natin ang isa. Yung medium heat guys ha. Ayan, so tatakpan ko siya ulit. So, ang gagawin ko, tutusukin ko lang para lumabas yung kanyang, alam niyo yun, yung tubig sa loob or dugo. Ayan. Tutusukin lang natin yung mga part na. Lalo sa leg, diba? Sa leg part dito banda. Meron dyan eh. Ayaw ko kasi punit yung balat. Para maganda. Ayan. So, ayan ay nalipan yung mantika. So, enough na to. Panggisahan natin mamaya. Pero hindi pa natin siya kukunin. Okay, matitay ko pa siya ng konti eh. Sa loob. Ayan o. Balik ka rin ko ulit. Ay, yan, balik ko. Ang pangit, hindi pa masyado ko. Siguro ikot ko na lang siya. Pero ang galing, hindi na sisira yung balot. Kaya kung gumamit ng tongs, kasi baka mapunit yung balot. Dito pala guys, wala akong tinimpla dito. As in, tinimpla lang natin siya ng ganito. Ito lang, siya lang. Ayan, ang ganda na. Angat pa lang ito ng konti. So, patanggalin ko na ito. Bakit? Ayan. Ngayon lang siya guys. Kasi yung luto niya talaga, yung continuation ng luto niya, mamaya na pag ilagay na natin siya ng sabaw niya. So, alam niyo ba kung nilutuin natin? Wait lang. So, sa tingin ko, okay na to guys. So, ayan lang yung mantika lumabas sa kanya. Ayan. Medyo, it takes time talaga bago magpalabas ng mantika sa manok. Lalo na pag hindi niyo naman tinubigan. Kung gusto niyo mas mabilis siyang magmantika, tubigan niyo ng konti. Pero tayo kasi parang dahan-dahan natin siyang pinagmantika. Tinakpa lang natin para mag-moist. Alam niyo naman, pag nag-moist, diba, medyo nagtutubig. Doon lang tayo kumuha ng kanyang, alam niyo. So, kukunin na natin to. And then, mag-start na tayo mag-isa. Mag-start ako sa bawang. Hindi na tayo nagdagdag ng mantika dyan. Ayan, lagyan din natin hanggang yung ating oil. Lagyan
Lagyan natin yung ating 1/4 cup of soy sauce. Okay. 1/4 cup of oyster sauce. And 1/2 teaspoon ng pepper. Mas masarap talaga to guys, mapaminta. Promise. At maglalagay tayo ng 1 cup of water. Tansya-tansyahan lang muna guys, so natin itigla. Ayan, tigilagay na natin lahat. Ngayon, kung kukulangin, pwede tayo mag-add. Pero sa tingin ko, okay na muna to. So, wait lang natin siyang mag-boil. So, ayan po, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung ating chicken. Yung tawag dito na pre-cooked chicken. Ayan. Pre-fried chicken. Daming sinak. Parang mas maganda yata kung pag ganun yung chicken ko, no? Kaso na ilagay ko na. Ayokong masira. So, okay na to. Try kong ayusin mamaya. So, nakatay niya ba guys? Oops, nag-blurred. Ayan. So, ang gagawin natin dito, pakukulaan lang natin siya. Simmer. Ayan, siguro mga 20 minutes. Tatakpan ko muna siya. At babalikan ko kayo. Pero guys, di naman kailangan sundin yung 20 minutes. Kasi silip-silipin nyo din siya time to time. Kasi baka natutuyo ata siya ng sabaw, masusunog yan. So, silip-silipin nyo din. Pero, kumbaga parang estimated time ko lang yan. So, gagawin ko yun sa alarm natin. 20 minutes. Ayan. And, start. So, wala pang 20 minutes guys. Ayan. 7 minutes left. Pero, tatanggalin ko na yung tagalin ko na yung cover niya. Tapos, ano tawag dito sa process na to, Jay? Parang naglalagay ng sa ibabaw. Yung para kang sa baking yung tawag doon. Yung pag, hindi, yung pag hinahalo, yung inaano lang sa ibabaw. Tignan yung ginagawa ko. Hot and cold? Hindi, yung parang fold in. Ayan, parang, yan, parang nag-fold in ka lang ng ano. Pero merong tawag dito ang term sa mga, sa cooking eh. Di ba sa baking, fold in ang tawag. So, dito, ayan. So, pwede ko na siguro ilagay si tanglad. Lalagay tayo ng tanglad. Na-mention ko ba kanina? Hindi? Ay, sorry. Ayan, sa gilid. Lagay natin tanglad. Pero tatagalin din yan natin mamaya. Ito yung pampa-andar ng lasa. Ay, naku, yung usok kumunta na sa inyo. Ayan! So, ready na! Ready na siyang balik na rin. So, babalik na rin po ito. Abay, nabulol pa ako. Babalik na rin po natin ng dahan-dahan para hindi masira. Sasali na po natin or idalagay na po natin this time yung ating Sprite. Ito po yung magbibigay ng alam niyo yung konting tamis na may something na parang lemony, sweety flavor sa ating dish.
So, nilagay po natin lahat yung 500 ml ng spike. At hahayaan lang po natin siyang kumulo. So, binabaliktad ko na po siya. Ito, nabaliktad ko na po. Ayan. Tapos, palalambutin na natin siya hanggang sa magbawas na po yung ating sauce. Maging thick siya. Alam niyo po yun. Kasi nakita niyo, diba, marami pa siya. Mamaya po, magbabawas po yan. So, ang ina-achieve po natin dito, ang consistency ng ating sauce ay malapot. Hindi, pero hindi tayo maglalagay ng slurry. Patutuyuan lang po natin siya. Tapos, gawin niyo po to time to time. Hindi na po natin ito oorasan. Basta gawin nyo lang po yung pagkaganito. Time to time yan. Para yung sa ibabaw, kumapit yung lasa. Tada! Naamoy ko na siya. Tumatapang na yung amoy. Sabihin na natutuyo na siya. So, ayan na siya, moms. Hindi pa siya masyadong malapot. Konti pa. Lutong-luto to kasi ang tagal na natin kung pinakuluan. Siguro, nung tinakpan ko siya, mga another 20 minutes. Basta tamtsuhin nyo lang po pag kayo na po yung magluluto. Hindi kailangan eksaktong sundin nyo po yung timer ko. Dapat marunong din po kayong magtansya-tansya, maglaro ng temp ng lutuan nyo. Tuloy lang natin yung pagganito para talagang alam niyo po yun. Kumapit sa manok. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyong texture ng sauce. Ayan, lumapot na siya. Kahit hindi tayo naglagay ng pampalapot, lumapot na siya dahil dun sa oyster sauce, soy sauce, at sa spray.
meron siyang ano sa loob, cream cheese. Kain! Sana ka na yung ating chili flakes. Kain! Oo, kain na po tayo. Hingi tayo ng konting sarsa. Ay, kaso wala na yatang sarsa. Sobrang natuyuan siya. Nag-pray na po kami. Ayan! Kita nyo ba ito, guys? Kain! Ika muna, wala pa pala yung chili garlic ko. Lagyan muna tayo ng chili garlic. Ang sarap ng hangin kasi malakas ang hangin ngayon na may kasamang konting pag-ulan. Ayan. So, ito po. Kain na po tayo. Napa-umsarap na si Kuya. Sarap. Ano si JP? Sila niyo siya ng ulam, ah. Ang sarap, tsaka ang lasa-lasa niya. Alam niyo yung malalasa akong tamis kahit wala naman akong lagay na sugar. Ito ba yung pet? Ayan, binigay niya yung Juliana. Iba niya yung chicken pag kinata. Sobrang lambot niya. Maata lang talaga yung spoon ko, guys, kaya hindi makahiwa eh. Pero, sobrang lambot niya. Alam mo ba akong sabay? Huwag mo akong pahiyain, malambot to. Yeah. O, diba? Kita niyo ba yung laman? Sana pala hindi ko masyadong pinatuyo, no? Kasi masarap yung sauce. Sarap yung sarsa. Sabagay kumapit naman na yung sarsa sa chicken eh. Kain, subo. Tignan niyo yung part ng ulam ni Juliana. Breast? Part of the part. Ganun din kay ate. Hindi ko kain na rin. Parang si Charon kami, oh. Dumadaan-daan yung ano, stand sa ulam ko. Kaya mga anak, sa dulo nito may ginhawa, bibili tayo ng long table. Oh. Yung pang 12 seaters, kasama na yung mga anak-anak nyo doon. Papagating nila Nika, upuan si Eddie, kain po, Gabi subo. Masabi ba dito na order ng kalahating kabang? Kanina ako ng sauce, Juliana. Ano mo yung green? Para mas kumapit siya. Ang sa rice ko. Sobrang sarap ng sauce, guys, eh. Kailangan kunin ko siya. Sobrang sarap ng sauce. Thank you. Kulang ko sa chili powder. Ay, chili garlic. Kasi nabusan ako ng chili garlic, eh. Gagawa nga ako bukas. Chili flakes pala yun? Masarap ng sarsa. Perfect na perfect sa kanin. Yung chicken. Lambot. Juicy. Kasi dahan-dahan ko siyang pinakuluan. Hindi din siya lambog. Tsaka yung balat, di ba, buong-buo pa. Kain po. Subo. Iba ito dun sa unang chicken na chicken spite na ginawa ko. Yun naman may patatas. Yung unang ginawa ko. Malasang malasa ba? Kain. Pwede tayo magbenta niyan. Yung isang buong chicken na ganyan yan. Pwede pwede. Pero sa SRR ko, ito yung chicken. Dapat nilagayan ka yung katalusan. Dapat ganyan, Naka... Saan dun? Dapat kaya na kanya rin yung manok sa parang sa andok saka sa tugtugol naka... Eh, paano yung plating? Wala naman yung plating, buo siya na siya. Buo na lang? Kung baga parang naka-glaze na lang siya.
Kaya tawag ko lang chicharon. Pan? Katiin ko. Oh, pan. Hmm? Ganda ano? Ito yung sa sisig. Mabalo ko na pa ng tayo. Okay naman, ladies. Masarap pa. Yung dami ko ito. Kasi sa ano? Hot? Hot din. Ang dami na ito. So, ano po tayo ngayon na dinner? Yan, dinner po. Ang buto lang ba? Buti lang naka-uwi ka lang bago umulan. Kain po. Korean cheese garlic sauce. Grabe yung malak sa SNR, panalo talaga. Hmm. Juliana, ano masasabi mo? Super sarap. Hmm. Period. Malalabat na ako, guys. So, sana ay nagustuhan niyo itong video natin today. At sana na-enjoy niyo itong aking mukbang. Next time, hahabaan ko pa yung mukbang pag nage-enjoy kayo. So, comment down below kayo kung okay lang ba sa inyo yung nagmumukbang ako sa end ng aking cooking video. So, thank you all guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. Yeah. So, bye guys! Kain po!